inawakan ni Andres Bonifacio ang bolo para bigyang laya ang nasakop ng bansa. Itinaas ni Rizal ang kanyang pluma para isulat ang lahat ng aklat na maaaring gumising sa minsang nasakop ng bansa. Hinawakan ni Tandang Sora ang kamay ng mga sundalong sugatan para iparamdam kung gaano niya sila kamahal. At oo, hinawakan niya ang mga kamay na to para bitawan. Sinamahan niya ako para lang iwanan, pinasaya, para maging malungkot. Niyakap, para meron din siyang maitulak papalayo, minahal niya ang buo kong pagkatao para wasakin ang bawat parte nito. At paano mo sa akin sasabihin na meron akong hinuhugot kung patuloy pa rin akong nagdurugo, kung ang iniwan niyang mga salita ay nananatili pa rin nakapunla dito? Dalawang salita, pitong letra. Ayoko na. Hindi ba't napakadaling sabihin ang salitang ito kaysa sa pagbigkas mo sa alpabeto? At bakit nga ba napakadali sa mga tao ang bumitaw? Oo, alam ko na mahirap ang umakyat sa hagdan katulad sa pagbaba. Ito na lamang ay yung katatamaran, pero ganito na nga lang ba ang pagmamahal? Na kapag napagod ay bababa na lang, ganito na nga lang ba ang kahulugan ng pagmamahal? Na kapag tinatamad ka na ay titigil at hihingi ka ng pahinga, ganito na nga lang ba ang kahulugan ng pagmamahal? Na kapag nawala na ang elemento ng sorpresa at ang tamis sa una ninyong pagsasama ay para kang langgam na maghahanap ng panibagong tamis at saka maglalakbay paalis. Masyado tayong nagtitiwala sa kung paano ang mga simpleng bato ay naging matitibay na semento. Ito ay ang mga pangako. Ito ang pundasyon ng bahay na minsang iginuhit mo, pero hanggang ngayon ni kulay berde na dapat ay nasa damo ng bakuran ay wala pa rin akong naaaninag. At dahil sa gusto niyo ng pagbabalik tanaw, bumalik na naman tayo sa kwento ng katamaran, ng pagkapagod at ng pagkasawa. Utang na loob! Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi dapat tinatamad. Hindi ka lang rito gumagawa ng takdang aralin. Hindi ito larong taguan na kapag napagod ay hihingi ka ng pahinga. Ang pag-ibig ay ang mismong pahinga. Ito ang masarap hanapin sa larong taguan. Ito ang solusyon sa lahat ng mahirap na gawain dapat. Ganito mo nakikita ang pag-ibig. Kasi dapat hindi ikaw yung nagmamahal lang. Dapat ikaw yung tunay na nagmamahal. Dapat may basehan, dapat laging may katibayan, at ito ang mahirap sa pagiging isang manunulat. Dahil hindi ba't masyado tayong nagtitiwala sa kung paanong nabubuo ang mga salita? Masyado tayong nagtitiwala sa kung paanong nabubuo ang salita sa bawat mabulaklak nilang pananalita. At masyado akong nagtiwala na hindi ko man lang namalayan na hindi pala kamay ang minsan kong kinapitan kundi hangin, na hindi marunong manatili at lilisan. Oo, hindi mo maaaring bitawan ng mga bagay na hindi mo hawak. Pero dapat yung mga bagay na hawak mo na ay hindi mo na dapat binibitawan pa. At katulad ni Andres Bonifacio, hawak ang kanyang bolo. Ni Rizal, hawak ang kanyang pluma. At ni Tandang Sora, hawak ang mga kamay ng mga sundalong sugatan. Ang kamay na to ay hindi ginawa para bitawan lang. Kaya kung naghahanap ka ng panandaliang pagkapit, wag ako, iba na lang. Ang salitang ito kaysa sa pagbigkas mo sa alpabeto. At bakit nga ba napakadali sa mga tao ang bumitaw? Oo, alam ko na mahirap ang umakyat sa hagdan katulad sa pagbaba. Ito na lamang ay yung katatamaran, pero ganito na nga lang ba ang pagmamahal? Na kapag napagod ay bababa na lang, ganito na nga lang ba ang kahulugan ng pagmamahal? Na kapag tinatamad ka na ay...